ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Thank you.
pag-ipon mo. Salamat, Lord. Dahil narito kami, Panginoon. Meron kaming lakas, meron kaming hininga, Panginoon, na magagamit, Lord, nagagamit, Panginoon, para ipagsigawan kung sino ka sa mga buhay namin. Ikaw lamang, Jesus, ang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang hari, Panginoon, sa mga buhay na ito, Panginoon. Lord, marapat ka lang na mapapurihan. Marapat ka lang na mapasalamatan. Kaya kapag ito, kumahayaan na matatapos yung oras na ito na hindi mo na, kung sa iyong labi mo, pagkapapayag na matatapos yung oras na ito na hindi mo na iparating sa Panginoon yung pasasalamat mo, yung pagpupuri mo para sa Kanya. Kapatid, sa oras na ito, marami man tayong pinagdaanan. Pero yung nakatayo tayo ngayon, amen, yan ay isang buhay na patutuo na tayo pinagtagumpay ng ating Panginoon. Ano man yung pinagdaanan natin, sa oras na ito, ay Jesus, let the power of your words, Panginoon,
po sa bawat isa. Dito po, meron pa. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Meron pa po dito. Alihin po natin. Ito yung oras ng Panginoon. It's a concentration and focus sa Panginoon ngayong umaga. Amen. Are you ready, kapatid? Magandang umaga po muli sa bawat isa. Kumusta na po tayo? Amen. Kumusta na po ang bawat isa? Are you excited? Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ay, muli. Amen. Bago po tayo mag-start, kapatid, hindi tayo makalimot, amen? Lagi tayo mapalalahanan. Kapatid, may masayang ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos, yung sakripisyo ng Diyos doon sa krus, sa buhay, para sa bawat isa sa atin. So tayo po ay wala na sa umpisa, wala na sa gitna, nasa dulo na po tayo, nasa entrance na po tayo, mga kapatid, amen? So napakahalaga po na marimain tayo, ano po sabi ng salita ng Panginoon, Matthew 24 verse 10, hanggang 13, sabi dyan, at that time, many will lose their faith. And they will turn again each other and hate each other. Nakita nyo po yun, nasa huling panahon, ito po, paalala sa atin. At that time, many will lose their faith. Kumusta po ang ating pananampalataya? Marami daw po, mawawala ang pananampalataya. Mawawala sa pananampalataya. Amen? How's your faith? Kumusta po ang ating pananampalataya? And they will turn against each other. Tatalikuran nila ang isa't isa, pamilya, kaibigan. Hindi biro ang huling panahon. Each other and hate each other. Kamuhian ang bawat isa. Maraming namumuhin. Kaya pag hindi ka prepared, amen? Nasa ganitong huling panahon, kapatid, yung nakaharapin natin. Many false prophets will come and cause many people to believe in Christ. Marami ang mapapaniwala ng mga false prophet sa kamalian. Kaya pag wala tayong church, pag wala tayong nananalaga sa atin, then dapat kilala mo ang Diyos, ang Panginoon, kilala mo ang leader mo. Then, dapat mag-clear yung sa atin, kapatid, dahil hindi biro ang huling panahon. Amen? Sabi dyan, kapatid, verse 12, there will be more and more evil in the world. Merong matinding kasamaan, matinding mga kasamaan. So most people will stop showing their love for each other. Dahil sa tindi ng kasamaan, hindi na nagpapadaman ng pag-ibig ang isang tao. Yung be reminded, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa huling panahon, kapatid. In verse 13, sabi po, but those people, sabi niyan, but those people who keep their faith until the end will be saved. Pero sa mga anak ng Diyos, sa mga tao na nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya, na natili sila sa kanilang pananampalataya, hindi sila nawala sa kanilang pananampalataya until the end will be saved. So tandaan natin ang Diyos, hindi ginawa siya na ikaw at ako ay maligtas. May buhay na walang hanggan. At ayaw niyang masayang yung ating pananampalataya. Amen? Na talagang whether we like it or not, marami po. Biblical yan. It is God's word. Kailan na hindi si Lord nagkamali. Amen? Huwag tayo mapasama doon sa mga nawala sa pananampalataya something. That's why napakahalaga ng ating pananampalataya. Pinahalagahan natin. That's why we go to church because we value our faith. Nandito tayo para sa Panginoon. And we value our faith. Kasi nasa intense po tayo. Hindi po yan dapat eh. Kapatid, maraming nanggalabi sa pananampalataya. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Eh? At napakahalagang pinatatatag natin. Ngayong umaga, kapatid, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ito po, ito yung aking text. Kahit po lahat ito ngayon, isang verse lang po ito. Sa
You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Amen. Napakahalaga sa huling panahon ito tayo po ang makita ni Lord as a good soldier. So as a good soldier, kapatid, sabi dyan, you therefore must endure hardship. Kailangan ninyong pagtiisan. Meron kayong pagtitiisan. May mga kahirapan. May kapighatian. Be a good soldier. Dapat talagini tayo nakatayo. Amen? Kailangan matatag ang ating pananampalataya. Nakatanin na tayo ng takbo ng mundo. Amen? Huwag mo kakalimutan, kapatid, na mabubo naman lahat ng ito. Lahat ng meron sa mundo nito ay hindi natin pwede mong nalayan. Huwag natin hayaan makanta na yan. Are you a true believers of Jesus Christ? Tayo po ba? Taas ang kamay ng totoong mananampalataya ni Kristo. Amen? So be a good soldier. Be a good soldier. Nasa end times tayo, pwedeng manlamig, pwedeng mawala sa pananampalataya. Makabuligay tayo. Amen? God wants us to be strong sa ating pananampalataya. Amen? Gusto ng Panginoon, kapatid na tayo po ay magkakabaga, that God bless us sa kanyang mga salita. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Give you praise of God! Give you glory and honor. Exalt you, Jesus. Exalt you, Father God. Exalt you, Holy Spirit, in this place. Your presence, oh God. Thank you once again, Lord. It's not an accident by the end of the year. Because you love us. Nagpas namin kung magigitin po sa pangalit. Amen. Kahit marami kami pagpupunan. Salamat po sa pagkakatao binigay mo. Tatagpuin mo po ang bawat isa. Katiwala ko po ang buhay ng bawat isa. Holy Spirit, minister right now in the mighty name of Jesus. Prepare us to believe you. Prepare our hearts of God. Search us of God. Kaya sa atin mo kami ngayon, Panginoon. Pagpuin mo lahat ng mga kailangan. Purify our hearts, our mind, our souls. In the precious blood of Jesus. Forgive all our sins. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Ipitin na ako mo. Pumukit po kami na yung oras na ito. Salamat po sa paalala ng church na ito. Pinagamit po, Panginoon, nakamukit. Wala na kami sa umpisa, sa gitna. Nasa dulo na kami, Panginoon. Nasa end times na kami. Mapapagpat ang kahirapan at kaguluhan. Panginoon, maraming pwedeng tumalikod. Lord, muli, salamat po. Pero kaplano sa amin sa araw na ito. Bless your people today. In Jesus' name, everybody say amen. 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 Hallelujah. Sige po, kahit lahat ito po. Muli, salamat sa Panginoon. Sabi ko dyan, kapatid, remind us that we are a soldiers of Jesus Christ. Amen? Ito po yung paalala sa atin, be a good soldiers of Jesus Christ. As a good soldiers, kapatid, tandaan natin. Bidyo-bidyo sa atin. Sabi ka, therefore, must endure hardship. Pagpipisa, marami kang pagpipisa, marami tayong kinakarap. Hindi biro ang buhay ng isang Kristiyano. Amen? Na, kumusta po yung ating pananampalataya? Are you valuing your faith? Kumusta po ang pananampalataya? Matibay na po ba? Matatag na po ba ang ating pananampalataya? Malino na po ba yung ating pagkaunawa? Nasa end times na tayo? Baka hindi pa? Kapatid, ay umaga. Tandaan mo yung paalala ni Lord sa iyo. The Lord bless you today, kapatid. Ulitin ko po, you therefore must endure hardship as a good soldier, as a believers of Jesus Christ. Tayo pong lahat ay soldiers of Jesus Christ. And be a good soldiers of Jesus Christ. And so, may umaga. At alam niyo po, tayo po ay naging tulad sa mga sundalo. Gusto ko po makita natin po. Para mas makarelate tayo, maintindihan mo yung buhay. Minsan, di pa rin natin alam eh. And ready ko po, nasa huli na po tayo. Salamat sa paalala ng Panginoon ngayon. Umaga, sige po, panoorin po natin. Ilaw.
huling panahon, matindi po ang labanan. At hindi ang ating kakaharapin. So bilang mga mananampalataya, tinulad po tayo dyan. Kaya po ano tinuturo sa ating ngayong umaga, sa video na ito, kapatid, isipin po natin. No? Ito pong sabi dyan, kapatid, as a soldier on the battlefield, sa battlefield of the enemies. Ito po mga dialog. Napapaligiran, kapatid, ng mga kaaway na sa bakit, na sa tigmaan, na sa area ng conflict, ng mga disagreement. Yan ang panahon natin ngayon. We are like as soldiers, kapatid, nasa battlefield, surrounded by enemies. Ngayon ang kaaway, talagang walang ginawa. Maraming magdaraya sa mundong ito at maraming nadadaya. Marami ang hindi na lumalago sa pananampalataya. Marami binati wala na pananampalataya. At sa huli, tataligo na. Eh? At yan ang nakakawawang buhay pag tayo ay dumating sa ganoon. Kaya pa, ito may paalala sa atin as a soldiers on the battlefield surrounded by enemies and hindi na tayo kapatid sa kanyang. Despite facing overwhelming odds, the soldier refuses to retreat or surrender. Ito po yung, kaya po, salamat sa Panginoon. Tingnan niyo po, paano ni Lord na ino-honor yung ating mga kasundaluhan. Kasi yan po, may mga sinumpaan, at yan din po sila ay makikita natin sa kabila ng, tayo kasi maraming taong ngayon, mga Kristiyano, maraming pwedeng maging reason, maraming pwedeng maging dahilan, kung ang tawag doon natin, ayan ang, palusot. Maraming tayong reason. But sa dyan, despite facing overwhelming at sa kapila ng lalaking kera, labanan, kapatid, ang mga sundalo natin at kumbihin. Sabi dyan, may refuse, tinatanggihan nila na sila po ay umatras at mag-surrender. Hindi po yan sila sa Mr. Amen? Bilang si Lord, dyan tayo yung nalimbawa. Dyan tayo yung nakalintulan. Amen? Tayo po ba? Ganyan din ang ating katayuan na despite na malaking labanan mo sa buhay, you refuse to retreat and surrender? O surrender ka na? Diba? O paatras ka sa buhay? Meron ba itong nakaratama na paatras ka sa buhay? Alam sa buhay, hindi mo palataya. Parang suko ka na. Surrender ka na. Patanggaan natin. Ang Bible ay lalo na sa end times. Talagang natin yung kahirapan, katuluhan. Ang mga anak ng Diyos. Ayan na, marami. Papalikot sa pananampalataya, yung mga mahina sa pananampalataya. Ang lalagin yung pagmamahal sa Diyos. Kung wala ng kami spiritual sa dami ng overwhelming, sa laki ng kinakaharap, surrounded by enemies, marami pwedeng matas. Amen? Kaya tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga na marinig natin yung katotohanan. God wants us. Ayaw ni Lord na ikaw at ako ay tayo po ay umatras at mag-surrender. Amen? Ayaw ni Lord na umatras at sumurrender. Amen? Kaya kailangan magpakatatag tayo dahil we are surrounded by enemies. Malaki ang labanan, hindi biro ang labanan. Sakit na sa kanaan kita. Tayo po pinag-prepare, kumusta po yung ating pananampalataya? Marami na yung walang, hindi binabali yung pananampalataya para wala lang. Ano magtatagumpay sa malaking labanan? Aharap tayo sa matitinding mga gawa ng kaamay. Kaya ito mga sundalo natin, kahit sa Bible, ginagawa sila ng halimbawa na maging as a believers of Jesus Christ. We are soldiers of Jesus Christ. Alam natin ang ginawa ng Diyos, kahit nga ang Diyos eh, siya yung nagkatawan tao sa katawan ni Kristo. Para lang, sa kaligtasan mo, para lang sa buhay na walang hanggan, hindi tayo mapahanga. Pinaglaban niya tayo, kahit man siya, may hardship. Amen? So may hardship talaga, para magtagumpay tayo. Amen? Pero sabi diyan, ang ating text, you therefore must endure hardship in our Lord Jesus Christ. Pinagkuisan niya ang mga hirap doon sa cross para lang maligtas ka. Ikaw ka lang buong Lord. Hindi masaya niya. Pero makita natin. Kaya pag hindi na paalala ang church, na kung tayo makakalimot, mayroong end times. Wala na tayo sa una, sa gitna. Nasa tulo na tayo, nasa end times na tayo. Baka hindi sa patay at sa unang talatayan.
pakapitong, pinabaliwala natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Be like a good soldiers of Jesus Christ. Kaya po itong ating mga soldier, pwede ba natin palagpakan yung mga soldier natin, mga anak. Sabay na hindi yan sa kanila. Sinabi sila, ayun, ang mga sundari yan, basta ako, magpukonsentera, basta ako, magtatrabaho, basta wala tayong pakalala. Hindi natin alam, bilang mananampalataya, alaman natin sila. Then, sila po rin yung hinakalibawa tayo. Kung yan sila umatras, nakikita natin na tayo nalang naawa, nagpupunulan sila ng paka, nagpupunulan sila ng mga kamay. Hindi yan umatras. They refuse to retreat or surrender. Nakaragihan nila ang nagras at sumunod. Ano po yung sabihin? Ano meron sa kanila? Ano dapat kong makita sa buhay mo? Nakapakita na sa atin. As a soldier, bilang mananampalataya, bilang soldier sa Jesus, bilang soldier. Ito po yung mas makikita natin sa kanila. Ano po yung pwede, commitment, and dedication. Yan po kung meron mo sa dano. Meron ka pa nila? Bilang sa dano ni Kristo. Amen? Ayun po ba, unwavering? Hindi po ba nakikinag yung commitment natin? Dahil gusto mo matatagal na, di ba? So, lalo sa matatagal na. Yung pwedeng matinag. Ayaw ng Diyos na matinag yung commitment natin, yung pangako natin sa Kanya, yung determination natin. Amen? Ayaw ni Lord na mag-wave yung ating mga commitment, yung ating dedikasyon sa Panginoon. Sige, ano naman eh? Ako mabing nagpastor, ano naman naman? Tapos ako nga, galing mo ganito. Ako, okay. Ano, nawala yung commitment, nag-repeat. Yung determination, nawala na. Nawala na yung faithfulness. Nawala na yung loyalty, yung constant sin. Nawala na, kapatid, yung commitment. Gusto nito, nagway na rin, hindi na nagkita. Ang sundalo natin, yan ang bubuk sa mga. Mas na yung possession. Dapat, hindi tayo nagkapatid. Dapat pag-ibay. Kunting makilang ngayon, mga Krisyano, at ang mahina pa na napalataya. Tapo agad, hinto agad. Kaya makikita mo talaga ng, sa puso ng Panginoon, sa kanyang ginawa sa sakripisyo doon sa krus para lang malagpapasan. Pero pag tingnan natin ang pananampalataya, ang mga commitment and determination ng mga mananampalataya, maraming nag-commit. Okay? Ngayon mga kapatid, nandito tayo para paalalahan ng kanyang salita ng Panginoon na be like a good soldier. Kapatid, kahit surrounded tayo ng mga kalaban, kaaway, marami mga kalaban, malaking labanan ang kinakaharap natin, refuse to retreat or surrender, dapat ito tayo ang unwavering commitment and determination. Amen? Na ganyan, kaya nga, bilang pastor, pero katulad, hindi ko pwede sabihin marami na akong alam. Kaya nga, ito. Hindi lang po parang po sa inyo. Tayo po sa lahat po ito. Pinabantayan po niyo sa sarili. Okay? Nakikita niyo ba na ako po ay wavering? Ano, nakikita niyo po ba yung aking commitment? Yung aking determination? Until now, despite of surrounded by enemies, despite of overwhelming us, malaking labanan. See? So lahat tayo, itong reminder. As a soldier of Jesus Christ, yeah, with soldiers, tapat ang radio yung determination. Hindi po tayo. Amen? Hindi po seryoso usapan po ang ating buhay, Kristiyano sa Panginoon. Napakahalaga po niya. Amen? Sabi dyan, kapatid. Ito pong unwavering commitment and determination reflect the essence of Christianity. So ito pong commitment, unwavering commitment and determination, ito po ay nasumasalamin, naglalarawan, nagpapakilala, kapatid, saan? The essence of the Christian faith. Okay? Ito po yung quality, yung katangian ng mga Kristiyano, dapat ganyan din daw. Amen? Okay? Ganyan dapat ang katangian ng pananampalataya ng Kristiyano. Unwavering commitment and determination. Yan po yung kapatid. Amen?
Pagkadaan niyo po yung paalala na iyong mga. As a believers of Jesus Christ, kung ayaw natin sa impyerno, tayo yung gusto ng kinakaligtasan at buhay ng walang hanggan, ay bilang mga napagkaya ni Kristo, ito yung dapat po ating commitment to intervention. Ganon din pala tayo. Kaya huwag natin paliwala yung mga sundalo natin. Dahil sila po ay ginagamit para marimay tayo bilang mga sundalo rin ni Kristo. Dapat yung pinatitinag yung ating commitment. Loyalty, yung faithfulness natin, yung dedication natin, kahit napakaraming kaaway, napapaligiran, kahit maraming pinapaharap. Ano pa po? Ito yung ating tema ngayong umaga. Amen? Pasahin po natin? No retreat, no surrender. Sabi mo, sabi mo, kapatid, no retreat, no surrender kayo! Meron! Amen? Kung hindi man maayos at takbo ng mga nakaraan, amen, kaya tayo nandito. The Lord, remind us. Kung sayangin yung pagkakataon ng pag-asa, bilang sundalo ni Kristo, be a good soldiers, no retreat, no surrender. Ano ibig sabihin niyang retreat? Walang atrasan! Walang sukuan! Kahit maraming kaaway! Kahit malaki labanan! Be a good soldiers of Jesus Christ! No retreat, no surrender! Amen? Isin siya! No retreat, no surrender! Bago, sinabi niyo pala tayo. No retreat, no surrender! Opo! Ako pa rin. Ha? Kailangan be strong. Amen. Of course. That one must. Ibigmain na natin. Nalibigo. Kasi kakala nila, laro ka ng pananampalataya. It's like a soldier. Dapat patindi ang commitment at saka yung ating determinasyon dito. Kung paano yung mga soldier na po. Kaya masarap minsan panahin yung mga soldier namin. Diba? Training pa na ako. Kaya po meron talaga sa inyo. Hindi mo bubog na pinagunod ng pagkataya rin ko ng maging loob ko sa ito. Maging unwavering commitment and determination. Then po, layunin at siyang sector. Problema, nakikita natin ang takto ng problema ng kataraya na ginagawa ng kaapay. Hindi natin namamalaya, nakala natin ito yung everyday life natin. Kung ginagawa natin at napapaliwala na yung faith. Kaya harap tayo sa matinding labanan, sa malaking labanan, maraming maraming hardship. Bibigyan yung hindi na-train. Hindi ko paano yung awal ko. Sabi mo, sabi mo, value your faith. Alam niyo po, pag sinabing no retreat to surrender, ano po ba pinaparating niya sa akin? A call to persevere in faith. Yan po ay panawagan na magtiyaga sa pananampalataya. Amen? Pagkakita natin, no retreat, no surrender, ay call to persevere in faith. Pagpakatatag sa pananampalataya, magtiyaga sa pananampalataya, may pagtising. Kasi may alalahanin ka sa buhay, may pamilya, may trabaho, nag-aaral, pero still, pinabali natin yung ating faith, hindi natin siya pinapakayaan, hindi pwedeng ipaliwala. Dahil everything is nothing if God is missing. Alin mo lahat ng bagay sa mundo kung sa impyerno ka mapupunta? Mapapahamak ka? So ito ang pinakamahalaga na buhay mo at buhay ko. At sa atin ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Ahadkong tayo sa presensya ng Diyos. At yan ay dahil sa ating pananampalataya. Hindi pwede mag-retreat at surrender sa pananampalataya. E sabi sa huling panahon, maraming yung bibigay. Maraming nakalikod, manlalamig sa pag-ibig sa pananampalataya. Kaya ang church patuloy na papaalala. Ganito ang undergo training as a soldiers of Jesus Christ. Gawin natin katong pananampalataya kay Kristo at pag-undergo tayo. Kaya meron tayo mga training, MLC, Simpo, STLPP. Para mag-train, mahupo. Kasi mahusay na sundalo, matatag ng sundalo. Okay? Mag-ibay na commitment at determinasyon. Paglaban sa pananampalataya. Pagpakan natin si Lord. Hallelujah! Give me praise, Father God. No retreat, no surrender. Sabay-sabay na po tayo. One, two, three. No retreat, no surrender. Yes, sir. Si Lord yung ating sir. Yes, sir. Amen? Yan po ang pananampalataya, kapatid. Amen? Yes, sir.
No retreat, no surrender. Paano tayo hindi mag-regenerate o hindi aatras sa atin, hindi susuko? Sino ang gusto? Taas ang kamay. Taas ang kamay. O pagka gusto mo sumuko, tumatras, magpapay taas ang kamay mo. Men, so anong gagawin? Anong kailangan natin? Para no retreat, no surrender tayo. Anong kailangan natin? Praying? Sige. Ito po. One word. Kailangan natin para hindi no retreat to surrender tayo sa ating panunulangan tayo. No retreat to surrender when faith is strong. God wants us to strengthen our faith. Gusto niya strong tayo sa panunulangan tayo. Kasi yan po ang mga no retreat to surrender. Mga strong faith. Strong po ba yung faith mo? Amen? Parang iba namin ah. Strong po ba yung faith nyo? Amen! Yes, sir! Ano po strong eh? Strong po ba? Yes, sir. Sabi ko na parin. Lord, in dream to surrender. Kaya, yan ang gusto ni Lord. Ito ang mga good story. Pero para mangyari ito, Lord, in to surrender. Dapat, when faith is strong, dapat pala. Kaya kung papalilong mo din ang pastor, sa dami na naman talaga ng enemies na ginagawa ng kaaway, sa dami na talaga ng labanan at malalaking labanan, ngayon ang tanong, paano patatatagin ang pain? Kasi yun ang kailangan mo. Para no retreat to surrender tayo, dapat strong ang pain. Paano pinatatatag ang pain? Paano natin palalakasin? Yan ang aaralin natin ngayon. Kasi yun ang kailangan eh, strong faith. Para no retreat, no surrender tayo. So anong gagawin natin? Isang bagay ang ating aaralin ngayon umaga. Kailangan natin, ano kailangan para no retreat, no surrender? Strong faith. Hindi ko po, anong kailangan para no retreat, no surrender? Strong faith! Strong faith. So ano po kailangan natin? Isang bagay na po. Kailangan po na sa iyong mga para po maging matatag ang pananampalataya para maging maraming ito sa rin para tayo ay hindi atrasin at hindi surutin. Anong gagawin natin? Ito po problema ng marami talaga minsan hindi makuha. Naaatin pa rin na gawin ang ibang bagay. Pero ito po kailangan natin para strong ang faith natin para maraming ito sa rin tayo. Ano po yan? Number one, basa. Rely on God's strength. Nare-rely. Umaasa. Nagtitiwala lamang sa lakas ni Lord. Hindi niya sa lakas mo. Hindi sa lakas ng katabi natin. Hindi sa lakas ng tao. Hindi sa lakas ng mga bagay sa mundong ito. Kailangan ang lakas natin. Nagre-rely tayo. Umaasa tayo sa lakas ng Diyos. Yan po ang mga no-retreat to surrender. Strong ang kanilang faith. Because they rely on God's strength. Hindi sa lakas ng pera. Hindi sa lakas ng kayamanan. Hindi sa lakas ng pinag-aralan. Hindi sa lakas ng naamangan na achieve sa buhay. Mahina yun, bibigay yun. Para hindi tayo bumigay sa huli. Talagang strong ang faith natin. We must rely on God's strength. Kailangan tayo po ay umaasa at nagtitiwala sa lakas ng Panginoon. Amen? Kaya sabi niya eh, ano ang source ng strength mo? Ang iba kaya malakas dahil may pera, dahil nakapag-aral. Inalakas nila, akala nila lakas na yun. Pag ibang inasahan natin, hindi yun, lalo sa pananampalataya. Kailangan natin ang source ng strength natin ay si Lord. Lalo pagdating sa pananampalataya. Pag sinabi mo mananampalataya pa, hindi yung tanong. Sino ang source ng strength mo? Bakit ka malakas? Dapat, kailangan yung God's strength sa pananampalataya ng Diyos. Pilipiyas, alamin yung Pilipiyas, a source of strength ni Pablo. Sabi ni Pablo, I can do all things through Him, through Christ, who strengthens me. Strength. I can do all things through Christ, who strengthens me. Dahil ano yung sabihin niya, hindi ko pwedeng kasahan yung nalalaman ko. Kaya itong pinag-aralan natin, para ito sa atin lahat. Kahit marami na akong natutunan,
Kahit marami na akong nalalaman, hindi ko siya pwedeng ipanahas. Kailangan patuloy ako hanggang sa habang hanggang dulo. Nagre-rely ako sa God's strength, hindi sa strength ko. Hindi sa mga nalalaman. Nakita niyo po yung buhay ng relasyon natin sa Panginoon bilang mga nalalaya. Hindi dahil marami ka nang alam. hindi siya pwedeng ipanahas. At ikaw at ako, sabay-sabay tayo ang pagduhin tayo makagandiyan. Na tayo po ay nag-realize sa Panginoon, umaasa sa Panginoon. Hindi natin pwedeng ipagyapa. Kaya walang pwedeng magyapa. Siya lang talaga makapagpatagumpay sa atin. Magagamit natin yung mga nagtuturo natin bakit kapatid, hindi ko rin tayo ng God's strength. At nag-realize tayo. At nag-realize na lakas ng Panginoon niya ng mga strong team. Na knowing dream ko sa Panginoon. Yes, yeah. Sa ating mga anak ng Diyos, mga pinagamit ng Panginoon, makikita natin mga worldly, the item, the worldly, 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 hindi masrinay ang God's name. Arampit natin ang God's name. Walang kapinag-pinag. Kahit maraming napaligiran tayo ng kaaway, maraming ginagawa ng kaaway, kahit maraming tayong nanalaking pinakaharap na labanan sa Pinoy. It's still standing, kapatid. Strong ang faith natin. Ito ba ang dapin? Ito po, basahin natin. 1, 2, 3. You just have video. When we rely on God's strength, we can face any challenges in God's face. Marami po ang bumibigay na. Takot na. Pinanghihinaan na. But when we rely on God's strength, pag maasa pa sa lakas ng Panginoon, we can face any challenges. Para rin ang marami. Kahit anong hamon, maharap natin siya with competence. Hindi ka nag-aalala. Kasi talagang mapapagpat ng pag-aalala, worry sa huling talong. Dahil hindi na alam ang gagawin. Dapat sulit sa pagkong takas ng ganyan siya. Kasi hindi yung takas ng pagkakas. Ang takas ng pananampalataya, the strong of our faith, relying on God's strength. Diyan nakarelay na hindi sa kakayanan, hindi sa mga circumstances, hindi yan galing sa atin. Pinbilay ang God's strength. Dahil makikita natin, we can finish. Kaya natin harapin. At mga nakamon nito. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Then, come on.
Ayan na, pag-train ka, kaya ang mga sultano, bakit sila matapang? Hindi, train. Eh bakit hindi yung kanilang commitment at yung kanilang mga determinasyon hindi natitinang? Kahit gano'ng katindi ang kalaki ang labanan, kahit gano'ng karami problema, hardship, kahit yung babae matapang din, I will swing you. Diba? Nasa gano'n, nasa bingit. Yung iba daw, pag gano'n na, nasa bingit na lang. Umibigay na. We need to be strong. Pagkatapalatan. Kung mayroong matinding pinakamatinding labanan, yung labanan natin siya. Lalo sa instant, 10 times. Wala tayo sa opisa, wala tayo sa gitna, nasa dulo na tayo. Dapat yung faith natin is dapat matipay tayo sa ating mga labanan. Eh? Kasi marami tayong faith yung matalan. Hindi tayo matuwal. Kahit marami tayong pinakarap, matindi, nasa pingitan ng kamatayan, yung ating kaisipan, yung ating pananaw, hindi natin distort, hindi napapalugtot. Pag na-pressure ng tao, bumapalugtot ang pananaw sa buhay. At pag hindi train, hindi mo asahan yung natutunan, napag-alalan, nalalaman, hindi siya may ipangahas. We need to trust God. We need to rely on God's strength. Kailangan natin ng lakas ng Panginoon. Kailangan nating lumago sa pananampalataya. Dapat alam natin ang dapat gawin bilang mga mananampalataya. Kasi talagang, hindi lang si Lord, may part din tayo. Nakita natin yung tapang, yung babae, hindi nawawala sa regulasyon. Because of training. Because of pain. Alam niyo po ba na sila? Ano po ba tinuturo sa atin ng mga mounting climber na yan? Sabi dyan, a rock scaling a steep mountain as the climber reaches challenging points, they thrust in their gear and hook. Alam niyo po sila? Ito po yung makikita natin sa mga mountain climber. Kapag sabi dyan, narin sila yung challenging points, they thrust in their gear and hook. Nakita natin kanila, yun ang inasahan nila. Yung tali, at saka yung mga gamit nila. Diba? Sa lalim nun, ito pa lang sa lulay. Eh, inimatay na sa lula, sa lalim eh. Kung ihina ka na ron, napag-inawa natin may ikli yun, ganyan sa huli. Bibigay ang lakas sa isang tao. Hindi niya kakayanin yung lakas ng akara, malulula siya. Dapat wala na tayo ginagawa, pinapakibala natin yung ating pananampalatayan sa Panginoon. Pinagtibalo ang ating, pinagtibalo ang ating, sa lang ang sa atin. Katulad dito, the trust and the fear and hope. Pinagtibala sa mga kagamitan nila at saka yung dating. Sabi ko nga, dito sa atin, meron tayo isang dating seaman. Dahil meron siya ng rope na yun. Magkakapit tayo dyan sa, lalabas doon sa alabas. Ikot tatalian niya rin ngayon, tapos tatalo na siya doon, ang tapang, tatalo niya. Ganun siya nagbibiwala doon sa loob niya, sa tali niya, sa kanyang mga gear, mga kamita. Sa tulad niya, na kahit nakakatakot, para nilang matibay yung kanilang mga gear and rope. Sabi dyan, which symbolized the lighters, ay ganyan na kasi at sila ay sila po ay nag-re-rely, umaasa. Ganun din tayo bilang mga mananampalataya. Marami tayong kaharapin. Pero yung ating pagtitiwala sa lakas ng Diyos, dapat malaman natin how strong God is. At alam na alam mo na, yung sinasabi ng Bible, madaling sabihin, ay kaiwanan ni Pakatilaan. It is true. Pero pag nandun tayo sa bingit ng kapahamakan at hindi natin ganun ka pinaniniwalaan at tinatayuan yun, paano natin maasahan yun? Pero totoo ko, talagang maasahan natin sa lakas ng Diyos. Hindi niya tayo iwala yung kapatid. Kapag tayo totoong nagtitiwala, naniniwala at sumusunod sa ating panunaraan, itong mga salita ng Diyos, ang ating Panginoon, yung kanyang lakas, ay maasahan mo na hindi tayo magiging talunan itang siya. Eh? Alam pa ka natin si Lord. Sabi niya, despite the difficulties, they continue to press on. Amen? Maraming kasyano na yun. Konting difficulties lang, nangangayaw na. Pero nakita po natin yung kanina.
Yung nairanasan ng undeclaimer na yun sa iba, tinong ko na, hindi na ako ulit, hindi na ako babalik dito, hindi na ako itatama. Pero makita natin, despite the difficulties, they continue to press on, knowing they are secure, securely protected. O, maalam nila, na yung tali na yun, yung kanilang kagamitan, sa atin bilang mananampalataya ni Kristo ay nakakalipo sa Diyos. We are secure. Ipagin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Then, baka binabali lang natin yung relasyon natin sa pamilya, pero yung relasyon natin sa Panginoon, sira. Then, gusto pong relasyon natin sa Panginoon. Then, nawag yung araw na ito, ayusin natin yung relasyon natin sa Diyos. Pagtibayin natin yung ating relasyon sa Diyos. Then, yung ating pananampalataya sa Panginoon, then, yan ang magbibigay sa atin na tayo securely anchored. Anytime, anywhere, anumang oras, then, dumating man ang pagkulaw ng mundo, nating tumulin because ayos yung ating inaasahan, yung ating relasyon sa Panginoon, yung lakas, meron tayong lakas ng Panginoon, then, tayo po ay securely anchored. Ayan, yung ating aasahan na bakit kailangan pinabali natin kahit kaano tayo kabisi, walang masama sa busy. At situin na hindi mo napapayaan relasyon mo sa Panginoon. Situin na ang pananampalataya mo'y matibay. May naiunawaan natin na hindi tayo magulat pagdating ng mga labanan, ng mga problema, ng mga difficulties. Continue to press on. Nakikita rin na patuloy tayo sa dami ng kinakarap natin. Ahaba man ang taon, pakikita mo sarili mo, nakikita natin ang buhay na isa-isa na nagpapatuloy sa Panginoon despite of the difficulties. Amen? Palapakan natin si Lord. Meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Pinagkakasahan natin. We are secured, kapatid. Amen? Sabi dyan, masahin po natin, in our daily lives, we will encounter and difficulties. Instead of retreating or surrendering, we should draw up abundant God's strength and persevere in faith, knowing that He is with us. Kailangan clear sa atin, sa mga totoong nanampalataya sa Panginoon, sa mga totoong namumuhay ayon sa salita ng Diyos, binabali ang salita ng Diyos, sa mga totoong nanampalataya at sumusunod sa Panginoon, makikita natin in our daily lives, kapatid, tulad ng mga sandalo, ang layman na yan, may na-encounter natin ng mga sakit. Maraming mga palakit, hadlang, maraming difficulties, pero sa halid na tayo ay kapag alam natin, magkatotohanan na kapag tayo po ay matibay sa pananampalataya, kapatid, hindi tayo aatras, hindi tayo susuko sa halid. Ito po, we should grow up on God's strength. Patuloy tayong humihingi ng lakas sa Panginoon. Patuloy tayong nag-realize sa strength ng Panginoon. Katandaan natin yan. Patuloy tayong bumasa sa lakas ng Panginoon. At magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Kapagkat ang totoo at patibay ang pananampalataya sa Diyos, sa Diyan, hindi siya iniwanan ng Diyos. Hindi siya papabayaan ng Diyos. Amen? Nasa huli, dadayain ng kaaway, ng Diablo. Sabihin niya, hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo. Hindi tayo tutulungan, wala na magagawa ang Diyos. Dapat alam natin, dapat takatanim sa isip at puso natin. Mahal tayo ng Diyos. Pinatunayan niya na yung sa Diyos. Nakita niya na yan. All we need to do is persevere. Kaya po napakahalaga yung mga training natin. Mag-undergo tayo ng training, maturuan tayo. Para pag dumarating yung mga troubles and trials, hindi tayo ma-pressure, hindi ma-distort yung mga kaisipan natin, hindi tayo mawala sa tamang sirkulasyon, kahit pananim na, between life and death na, still kalmado, mapayapa, yun ang buhay na gusto mo. Dahil meron tayong lakas ng Panginoon, dahil matatag tayo sa Panginoon para tayo, naipindihan natin ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Panginoon that He is with us, kapatid. Ito po, sabi ng mga salita ng Panginoon, para tayo magtapos, kapatid, sa points ng fear. Cast your cares on the Lord and He will sustain you. Amen? He will never let the righteous be shaken. At ang tapo natin yan. Ito po din ang puro ng salita ng Panginoon na ang Diyos, kapatid, alalahanin ka niya. Amen? Cast your cares. Ano ba yung alalahanin mo sa buhay?
Pagbigyan ng kaso on your prayers, ibigay mo sa Panginoon, may sustain mo, at alayan ka niya, he will never let the righteous forsake you. Pagka ikaw ay talagang maayos, totoo yung pananampalataya natin sa Panginoon. You are righteous. Hindi ka matitin at tatanda. Amen? Huwag natin kakalimutan, maraming matitin at sabi niya. Amen? Kaya sa ating pananampalataya, magtiyaga, magtiis tayo, sabi ng ating text. Kanina, must endure hardship. Amen? Kahit marami tayo pinagbilisan sa pananampalataya, okay lang yun, isang araw, makikita mo yung halaga na. Kapag dumating na tayo dun sa mga kumakaharap tayo, hindi mo na natin ship. Sabi niya, whatever trials we may be going through, we can take them to the Lord and He will give us strength to cope. Talaga naman, ang pag-asa natin si Lord sa anumang mga trials at problems. Hindi natin alam kung ano pa pwede natin darapin. Kaano kalaki, kaano kadami ang karapin natin at ano ang gagawin ng kaaway. Ano man trials yan, na pagdaanan natin, we can take them to the Lord and He will give us strength. Parang mahalak. Pag wala tayong lakas ng Panginoon, pwede mong bigay ng isang tao. Kaya kung inaasahan mo lang pera, suporta ng tao, at suporta ng mga bagay, ng mga achievement, ibigay yan, hindi yan ng Allah. Kailangan natin. Need power is not sufficient. Kailangan natin ng lakas ng Panginoon. We need to value, kapatid, yung relationship natin. Kung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya natin kakaranan ng pagkaanan natin, malalagpasan natin dahil sa lakas na tayo sa Panginoon. Sabi ng Jeremiah 17, verse 5, this is what the Lord says, pinanipon sa atin ng Panginoon. Curse is the one who trusts in man. Sumpa! Sumpain! Sabi ng Panginoon, sa lahat ng mga nagtitiwala sa tao, who draws strength from worthless and whose heart turned away from the Lord. Doon sa mga nagtitiwala sa tao, doon sa umukuha ng lakas, yung sariling lakas lang, human flesh, sariling lakas na ang puso ay tumalikod sa Diyos, wala sa Panginoon, umusap yung ating heart. Amen? Dahil pinakayakap sa Panginoon, tayo po ba ngayon ay sino ang inaasahan natin? Sa Kanya ba tayo nakarely sa strength natin? Saan tayo nakarely ng strength natin, kapatid? Ang Lord Jesus, what the Lord says. Curse, sumpa, is the one who trusts in men. Kung pagkatiwala ka sa tao, sarili mo lakas, hindi sa Diyos, kapatid, at kukuha ng lakas, sariling lakas lang, pwede tatalikod. Whose heart turns away from God. Talagang ito yung mga tatalikod sa Diyos. Hindi ka kaya niya. So ngayon natin yung pinaghahanda. Kahit anong busy mo sa pamilya, walang problema naman. But sitting it, sabi na pati natin, alam natin na may end times, alam natin na may katapusan ng buhay, alam natin na may impyerno, tayo, binigay nila sa kanyang buhay sa krus para hindi tayo mapagpagawa. At nabubuhay tayo, kapatid, na hindi tayo tumakalipot at kung hindi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Sabi nito, the good news! We can trust fully in ourselves to handle the crucifixion. Yan ang Diyos, hindi natin kaya. We can trust fully in ourselves para i-handle natin yung mga crucifixion. We must rely on God. Darating isang araw, kapatid, haharap tayo sa mga difficulties, hindi natin kaya i-handle. Kailangan natin doon yung strength, kailangan natin yung lakas ng Panginoon para po makayanan natin yung mga difficult situations sa buhay natin. We must rely on God to get us through. And the physical strength is not the be-all and all in life, sabi dyan. Ultimately, being strong. Ultimately, being strong means to be strong in your faith. Ito ang ibig sabihin ng to be strong. Being strong means to be strong in your faith. Kaya pag sinabi ng tao na malakas, tanimin nyo ang katabi nyo, matatag ka ba?
Hindi pera tinatanong mo sa kanya, hindi physical, hindi talino, faith. Patatag ka ba sa pananampalataya? Being strong means to be strong in your faith. That God is there for us to guide us. Kasi sino mang matatag sa pananampalataya, yun ang sinasamahan. Yun ang tinutulungan ng Diyos, yun ang may lakas sa Diyos. Kaya napakahalaga po maibigyan natin na saan ka ay nagpapakatatag? Saan ka matatag? Dapat sa faith. Kaya anong patatagin ka lang ni Lord sa anumang mga bagay sa buhay. But see to it, tinitingnan ni Lord sa atin, pinapatatag mo yung faith mo. Yung pinag-aabalahan natin. Sagot ni Lord pangangailangan natin, tatataan natin. See to it, na binabali natin, in-strengthen natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. We undergo training, kapatid. Sabi diyan, Psalms 18:32, it is God who arms me with strength. And keep my ways secure. Tingnan niyo po, si Lord ang nag-aarma sa atin. Yung kanyang labas, yun ang totoong armas. Pinapalitan tayo ng lakas ng kapangyarihan ng pangitulad sa kapitwala ng Diyos. At yan po yung mga sabihin na nagtatagumpay ang pinitiin. Kahit anong laharapin natin, meron tayong strength. Yan yung armas natin. And keep my ways secure. Secure po yung ating way. Ano siya sabi ng Panginoon? Ligtas, matatag, matibay, sigurado, matiwasay. Walang panganib yung ating way. How keep my way secure? Nakita niyo po yun? Dahil po yun sa pagtitiwala sa Panginoon. Dahil sa pagsunod sa Panginoon, kapatid. Yan po tinuturo sa atin. Last two verse. Psalms 28:7-8. The Lord is my strength and shield. I trust Him and He will help me. I am very happy and I praise Him with song. The Lord is powerful. He gives victory to His children. Ito din po yung buhay na umuuhay na nagbibiwala sa Panginoon. Sabi ni Lord, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Mabuhay kayo bilang mga mananampalataya at sumusunod sa akin. And the Lord is my strength and shield. I trust Him and help me. He helps me. Okay? Iba ang katuwang natin pa ng Diyos. Hindi niyo po, I'm very happy. Masaya po ba tayo? Amen. Sino na lang pwede makapagbigay sa akin ng loob? Kanaka. Sabi niya, in my praise in your soul. The Lord is powerful. Okay? It's been good prayer. It's good self. Amen. Bilang na lang pala tayo, tayo sinilihan sila ako para kita. Last verse. The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with kahit nakatpat ng kaguluhan sa huli, pero mga anak ng Diyos mayroong kapayapaan, mayroong lakas. The Lord gives strength to His people. Kaya po napakalaga daw na sino ka ba? Ano ba tayo? Kung sa buhay natin, tayo po may mananampalataya na? Do we trust and obey God? Kung namumuhay pa rin tayo still ayon sa mundong ito, we are not the true believers of Jesus Christ. Wala tayong lakas na galing sa Diyos pag hindi tayo ano pala tayo sumunod sa Kanya. Umayon tayo sa takbo ng mundong ito, wala tayong lakas sa Panginoon. Pwede tayong mapasama dun sa sinasabi niyo sa huli na masapagpag ang kahirapan at kaguluhan tumalikod sa pananampalataya. Amen? We need to strengthen our faith. Araw po sa ating pagkatapos. Ito po, tandaan yung salita ng Diyos. God told us in His word not to be afraid or discouraged. Sabi po sa people, don't be afraid, don't be discouraged. Yan kasi ang sabi ng Panginoon sa atin. Yan po ang sabi ng Diyos. God gives you strength. He said that His strength is being perfect in our weaknesses. All of us is weak. Kaya yung lakas niya is perfect para sa kahit na. Kahit mahina tayo, nagtitiwala at sumusunod tayo sa Panginoon na bumuhay tayo bilang mga anak ng Diyos, kapatid. Then, yung spirit of the Lord, perfect. Kahit may kahinaan tayo, walang problema doon. Dahil yung takas ni Lord, tinatawa natin sa sabi. Amen? Tayo yung lahat ay tumayo, kapatid. Tandaan natin. Sabihin nyo po natin, no retreat, no surrender! No retreat, no surrender! Sabihin natin sa Panginoon, kaya anong gagawin natin? Strengthen our faith. Dapat strong yung faith natin. Amen? Let's value our faith. Pag-undergo po tayo, kapatid, ng mga seminars,
Meron po tayong pagpapalago, training, para dumibay ang ating pananampalataya. Amen. The source of our strength, kapatid, ay ang ating Panginoon para dumibay ang ating pananampalataya. Ngayon umaga, hindi ko alam kung anong needs natin. Baka malayo pa tayo sa Panginoon. Abiyan na po yung ulangin natin. Sa yung umaga po kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Nakita niyo po yung salita ng Diyos. Kumusta po ang ating faith? Strong na po ba? Pwede natin i-design, Lord. Tagal-tagal na rin na. Gusto kong tumibay yung ating pagkakataon sa iyo. Help me. Ikan mo pa ng kawahawan, kasabikan. Sa mga fellowship, to undergo sa mga training. Salamat sa church na ito. Nagamit mo para mahugpog kami. Para sa huli ng aming buhay. Sa huli pa naman na natili kami ng katayo. Yung kapayapaan. Amen? At kita namin sinasamahan ko kami. So, hindi mo mga kapatid, humble yourself before God. Kailangan mong iayos yung relasyon mo sa Panginoon. Malayo-malayo pa sa Panginoon. Give your lives to God. Humble yourself before God. Kahit gaano katindi ang kasalanan meron tayo, you will be forgiven for it. God is a forgiving God. And God is a merciful God. He's a good God. Yes, Lord. Punong lang, punong-punong ng pagmamahal. Kapag lumalapit kayo sa Panginoon, kahit gaano kakaitin, mahal na mahal na ng Panginoon. He will forgive you. Amen? Iayos natin ang ating lesson sa Panginoon. But the Lord is for you, siya relasyon ko sa iyo. Gusto ko mamuhay bilang doon, Kristiyano, na may taglay na lakas mo para magkagumpay sa mundo ito. Habang umaawit tayo, tamahin natin ang presensya at kalugihan ng Panginoon. At gusto ko lang po, kaya doon ko lang, sabi po dyan, the benefits, strong faith. Sabi nga doon kanina, para po tayo ay yung ating pong, para glorified to surrender tayo, dapat strong ang ating faith. Amen? Para glorified to surrender. And one of the benefits of strong faith, gusto ko makita rin po. Sabi po dyan. Pasahin po natin. Tandaan niyo po ah. Hindi lang po katagumpayan. The benefits of strong faith, kapatid. You no longer need to worry about future. Hindi natin alam kinabukasan, pero wala kang dapat i-worry kung strong ang kanilang palatay. Oh.